Sa kuha ng CCTV, makikita ang apat na lalaking nakatambay sa panulukan ng New Antipolo Street at Soli Street sa Maynila kaninang umaga. Ilang saglit pa, makikita ang may nilabas na long firearm ang lalaki sa kanan. Ikinasa ang baril at pagdating ng isang AUV, pinaulan na nila ng bala ang sasakyan hanggang sa bumangga ito sa poste. Sumugod pa ang mga sospek. Napaatras lang sila na makipagpalitan na ng putok ang sakay ng AUV. Pero ang isa sa kanila, tuloy pa rin sa pamamaril. Dali-daling lumabas ng sasakyan ang nakilalang Barangay Executive Officer ng Malabon na si Harold Padilla na may tama sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Kasama niya ang kanyang misis na hindi naman nasaktan. Naiwan naman sa sasakyan ang driver na si Lemuel Tan na tinamaan din ng bala. Naisugod lang siya sa ospital nang dumating na ang mga tanod at pulis. Ayon sa EPI ng MPD Station 7, binawian na ng buhay si Tan. Parang ano, kala ko nga po may nag-uubos lang ng paputok noong New Year. Ang pagtingin ko may mga nagbabarilan. Nadamay din sa enkwentro ang tricycle driver na si Christopher Relioque na nagpapagaling pa rin ngayon sa ospital. Hindi pa malinaw kung anong motibo sa krimen, pero hindi naalis ang angulo ng politika. Dahil nga papalapit ng eleksyon, isa 'yon sa tinitingnan natin but we cannot confirm that yet. Then isa rin doon sa negosyo at saka away pamilya. Habang abala naman ng mga pulis sa crime scene, isa pang insidente ng pamamaril ang nakarating sa kanila sa Juan Luna Street mag-aalauna ng hapon. Mabilis nagpulasan ng mga pulis para rumesponde. Inabutan doon na nagkalat ng dugo sa loob ng isang talyer. Ayon sa isang saksi, dalawang nakamotorsiklong salarin ang namaril sa lugar. Tatlong butok po yung narinig namin dito sa loob ng shop eh. Pagpunta po namin doon, duguan na po yung dalawang gumagawa doon. Dalawang taong nakilala lang sa pangalang Kalbo at Joy ang isinugod sa ospital dahil sa pamamaril. Nagtatrabaho yung dalawa rito ng victims and dumating yung gunman, pinagbabaril sila. So ngayon tinakbo sila sa ospital. Inaalam pa kung sino ang nasa likod ng krimen at kung ano ang kanilang motibo. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.